Sige po. Yan po tayo. Yoko po natin ang pakilala po muna po. Ako po pala si Junjiro Lien. Isa po akong seaman dito sa Taiwan Seafarer. Taga, ano po ako, taga Mindanao. Isa po akong South Cotabateños. Dati po akong isang collector sa Davao. 4 years po ako doon nagtrabaho. Malis po ako ng pandemic lang kasi yung mahina po yung ano namin. Ako ng isang seaman, fisherman dito sa Taiwan. Okay po, yan lang po. Mag-pray po tayo. Ito po natin ang ating mga ulo. The name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Maraming salamat sa tanan, naghihatag mo sa amon, kag pinagit sa amon nga pagdipandipong ngarong gabi sa amon nga online gathering. Bilang Lord, madamoy kami nga matutunan sa karong gabi. Lord, ikaw na ang bala nga mag ano sa amon nga business, kag atagan mo kami sa baskog nga pangawas, kag tanan nga kinanglan namon. Kakiyata mo tanan sa amon nga damo kami nga invite maguligan sa amon negosyo. Kag labi na good Lord sa amon mga pamilya, di mo kayo i-guide mo sila, layo mo sila sa mga sakit, ano man. Lord, thank you kasi tanan nga natang sa amon. It's among the trabaho, hindi mo kapagpayaan, Lord. Lord, in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Stop. Shout out to pala tayo. Shout out to pala sa Team Ala, founder and Mr. Nirma, Melona, Alma, Alan, at Lamok Bang. Think mayong gabi sa inyong tanan. Team Golds. Damuwi nga salamat kay Apple Moon, Mary Ann. Thank you again sa inyo. Happy sa amon nga si Mama Rebel. Mama Rebel. Amugi nga salamat sa inyo. Thank you. Person ethics tayo. Person ethics. Kaya na mo ah. Person ethics. Yes, up. Wait, ma'am. Okay. Napa? Okay, screening up. Okay.
Dito po tayo sa Zoom Rules and Ethics. Rename po tayo. Make sure naka-connected ang place. Hindi mag-ingay at palipat-lipat ng pwesto. Bawal ang nakahiga. Bawal ang na-meet o nakasando at nakatulog. Siguraduhin naka-mute ang audio para iwas na ang disconnection sa speaker. Make sure na connected ang audio. Bawal ang naka-off cam. Respect lang sa speaker. Tapusin ang Zoom meeting, training, or gathering. Kung dalawa kayo sa bahay na naka-connect sa Zoom, mas maganda na disconnect ang audio ng isang audio echo. Keep reads on chat room, ring not and pen. Again, tayo sa kala ka po yung nag ano sa akin mag tapos siya si tapos siya ang OW from Kuwait naka 7 Heaven Club most improved leader best director and founder ng Team Ala. Maganda po siya at sexy. Huwag ko na pong patagalin. Pakilala ko na po siya. Siya po si Abnerma Valeriano. Sup. Edi, wow. Parang lamig. Grabe. Naalis pa kami ngayon. Kaya nga sabi ko, nagmamadali ako eh. Huwag mamit, tawagin ako ba? Naririnig ba ako? Yes. Okay. Kaya sabi ko nga, nag-chat ako kay mentor Mayan. Sabi ko, pabackup na lang ako pag tinawag ako. Alis ko kami. So yan, grabe to siya, no? Si Coach John G. Grabe makapagano to. So, Coach Manny, pwede ba ikaw na lang mag-share? Kasi pinagamit ko yung cellphone kong friend. So ayan, shout out nga po pala na sana dito sa ano sa Zoom, di ba? Kay Tita Dolores, ayan. Welcome po Tita, ayan. Si Tita hindi yan gaano eh. Hindi siya nagsasawang makinig dito sa atin kapag may gathering tayo. Grabe, sobrang lamig dito. So, ayan. Ayan po ako. And then, my name is Norma T. Valeriano. Maingay po ba? Maingay po ba dito sa akin? Patay po nga po. Kasi kung hindi ipapagamit yung cellphone ko, is maingay talaga. Mga bata. So, ayan. My name is Norma T. Valeriano. From Bicol naman po ako sa Bulan, Sir Sugon. Kung sino po ang nandito sa ano sa Zoom natin na taga Bicol. So ayan, Oragon. So ayan, nandito naman po ako sa Kuwait. OFW po ako dito sa Kuwait and then Gold Core leader naman po ako. And then ayan, naging best director din po ako and then most improved leader. And then, nagka-award naman din po ako ng Seven Heroes Club. Ayan. So, ayan. Before and after. Ayan, nung nasa Bicol pa lang ako, ayan ako. Ayan. Dati po ako sa Marikina nag-work sa canteen po.
ano siya, tagaluto po. And then dati rin po ako nag-OFW sa Qatar. Yan. And then the present ko ngayon is yung Kuwait na. Nandito pa ako sa Kuwait. Ayan, who invited me? Siya po yung nag-invite sa akin dito, si Miss Lyra. Ni-refer niya po ako kay Mentor Bello. Ayan, yan po si Mentor Bello, ang aking mentor. Hindi ko na po papabain yun kasi alis po kami. So ayan, yan na rin po yung mga naging income ko. Hindi naman po yan lahat. So nilagay ko lang yan para ano lang, sample lang ba na kumikita na rin po ako dito sa Saviour's Power Force System na patunay, di ba? Hindi lang po yan, meron pa po. So, ayan, nag-award din ako ng ano, dito sa Gold ng Five Hitters Club and then Seven Hitters Club sa Hits. Nag-award din po ako and then sa buong Saviour's, Seven Hitters Club. Ayan. And then, nag-award din po ako ng Best Director dito sa Gold. Ayan. And then, Best Director sa Hits. And then, Most Improved Leader sa Hits. And then, yung binubuo kong po is nag-top 2 in coding naman po. Ayan. Welcome to our team. Allah. Ayan. Yan yung pinagmamarak pong team ko. Yan yung ano, yung binubuo kong grupo. Ayan. Ayan po. Yung team Allah po. Ayan. Change your mindset. Pag inalok ka ng business, grab it. Huwag mong isipin gastos. Ang isipin mo, lifetime source of income. Tama nga naman, diba? Ayan. Hindi mo maipapamana ang profession at trabaho mo. Pero sa negosyong ino-offer ko sa'yo, pwedeng sa mga apo mo. Oo nga naman. Kasi halimbawa kami, hindi naman itong pagiging OFW namin, hindi naman namin ito maipapamana sa iba eh. Di ba? Hindi naman namin maipapamana sa halimbawa sa anak namin or sa kamag-anak namin. Kasi bakit namin ito ipapamana? Ay, ayaw nga namin iparana sa kanila kung ano yung nararanasan namin dito, di ba? So, itong business na to, ito po yung napakaganda kasi pwede mo siya ipamana. Ma-expert ka man, itong business ay hindi ma-expert. Di ba? Continue pa rin. Ayan. Online business preview. Ito na po yung ano natin. Ayan. Yung pangalan ng company, Saviour's Power Force System. Kabilang po yung company natin sa Unlimited Network of Opportunities, 'di ba? International Corporation. And then sila naman po yung owner board of directors natin. Si Herbie Chua, si William Barbo, and then si Oliver Chua. Ayan. Itong business natin is legal na legal po. Legal na legal po ito. Kasi certified din po tayo ng DTI, GMP, FDA halal para sa mga kapo nating Muslim. And then ito po yung ano, napaka ano nito kasi sa ISO certified din po tayo na sila po yung nagpapasara ng mga illegal na na company. Kaya huwag po kayo mabahala dito, is legal na legal po ito, 100%. Ayan. Itong business natin is ano na, dito sa Pilipinas is meron tayong 100 branches dito sa Pilipinas, and then sa international naman is meron tayong 19 branches tulad ng Hong Kong, Macau, Dubai, Abu Dhabi, Singapore, KSA, hindi ko man, USA ang liit kasi, at sa iba pa po. Ayan. Tsaka itong business natin is na-advertisement na naman po sa iba't ibang television tulad ng TV5, ABS-CBN, GMA, 'di ba? Sa ano, sa Umagang Kay Ganda, 'di ba? Meron din tayo at sa iba pa po. Ayan. Ayan po si Manny Pacquiao. Siya po yung personal endorsement natin dito sa business na to. And then, ang kagandahan dito is ka-business partner na po natin siya. Diba? At saka, siya po is meron na rin siyang sariling branch sa Jensen.
Ayan po. Yan. Yung patunay na ano kasi, yung bang proud si ano, proud yung ano natin na si Manny Pacquiao is naging endorsement natin, personal endorsement. Ayan, si Oliver Chua, ay si ano, si Herbie Chua, and then si William Barbo. Ayan. Earn money at the comfort of your home. So, ito po yung kagandahan dito kasi mayroon tayong tinatawag dito na starter package na 8,998. Pero wag niyo pong titingnan muna yung ano, yung ilabas niyo na pera or i-avail niyo ng products kasi ito yung mga products natin. Kasi unang-una, yung 8,998 mo is yung siyang mga kapalit. Una is magkakaroon ka ng groceries na worth of 9,500, 'di ba? So yung nilabas mo na 8,998 is ang bumalik sa iyo na groceries is 9,500. So hindi ka na nalugi ito, 'di ba? So hindi lang 'yan, meron pa. Pangalawa, magkakaroon ka ng 100 family accidental insurance. Ang pwedeng ma-insure dito sa insurance mo. And then number 3, magkakaroon ka naman po ng lifetime product discount up to 30-50%. Diba? Kapag ikaw ay member na dito, is discounted ka na sa mga products ng 30-50%. Diba? And then, magkakaroon ka naman dito ng online account. Tulad ng para ka nag-Facebook, yun. Magkakaroon ka ng sariling login ID and then password na ikaw lang ang nakakaalam niyan. And then mamonitor mo 24/7 lahat ng pumapasok na tao sa'yo and then lahat ng income mo. Diba? And then number 5, magkaroon ka naman dito ng free online trainings. Tulad nito, naandito tayo sa Zoom ngayon, diba? Dito mo maano yung mga trainings natin and mga gatherings natin na mapag-aralan mo yung business natin na libre lang, diba? And then meron din tayong transferable account. Ito nga yung sinasabi ko kanina na tulad ng trabaho namin dito is hindi namin maipapamana. Dito sa business natin is maipapamana natin siya. Diba? Maipapamana natin siya na ano, tulad sa mga anak nyo. Na. Sorry. Coach, may pwede pong pa-back out. Ito din sinasabi ko. Alis kami. Okay lang po ba? Coach Mayan? Kailan na lang. Ha? Kuya, sige po. Sorry po. Aalis kami. Sorry po. So yan. Next po tayo. Hi. Hi. So yan, welcome pala sa lahat na nandito sa Zoom natin, sa lahat ng mga bago. Welcome po sa inyong lahat. Diba? So, sana si Ma'am Nerma natapos. Yan, so sa travel incentive, so meron tayong free travel. Pag once na na-hit mo yung free travel ng company, so pupunta ka po ng ibang bansa, so libre lang. Yun yung kagandahan. Diba? So, ito naman, lifetime. So, lifetime business na po siya kasi pwede mo po siya ma-transfer or transferable accounts po siya. Diba? So, kahit na di man natin alam kung kukunin na tayo ni Lord, so at least may papamana mo sa anak mo. Diba? So, next tayo, quotes, man. Ayan. So, syempre, unang-una, ayan, so meron tayong pag once na nag-join ka, so kasali ka na, meron po tayong activation card. So meron kang PIN number at saka login number. So dyan mo po makikita yung website. Diba? So 24/7 po yung website natin. Kasi ang kagandahan sa business natin, kahit saan ka po pumunta, saang lugar, dala-dala mo yung business natin. Kasi through phone, through cell phone lang po. Kasi online po yung business natin. Diba? So makikita mo naman diyan yung mga change password, may insurance, 'di ba? So yan diyan po 'yan.
income report, open my wallet. So doon mo po makikita yung mga kinikita mo. So monitor mo po diyan. Gamit lang po yung cellphone mo. 'Di ba? So pag once na kumita ka po, through checky po tayo. So pag once na kumita ka, yan, i-click mo lang po diyan. So nakapangalan po sa iyo yan. 'Di ba? So welcome sa 18,000 participants natin, 'di ba? So dumadami tayo. Ayan, so next. Ayan, so dito meron tayong tinatawag na 5 ways to earn. Ayan, so number one, ito yung 5 kitaan, 'di ba? So kung paano kumita rito, 'di ba? So number one, direct sponsor. So yung gagawin mo lang po, magre-refer ka lang ng friends mo. Ayan, so 10% magre-refer ka lang, i-share lang natin, 90% po kami yung mag-i-explain. 'Di ba? So ang kagandahan pag sumali, sa'yo po yung income. Diba? So, halimbawa, ikaw yan, this is you. Meron ka pong left and right. Diba? Halimbawa, na-invite mo si friend A, so may income ka po dyan na 1,250. Pag once na-invite mo naman si friend B, so meron ka po ulit income. So, 1,250. Diba? So, pag kinumpute mo yan, yung dalawa, isang araw mo, meron kang 2,500 da, sa direct referral bonus mo. Diba? So may income ka sa trabaho mo, may income ka pa rito. So dagdag income. Diba? So yun yung kagandahan sa business natin. So 10% share, 20% kami mag-explain, and 100% na income sa'yo. Diba? So next. So eto naman, number 2, pairing bonus. So sa pairing bonus naman natin, sobrang dali lang naman. Kasi unang-una, pag nakita ng computer, meron kang left plus meron kang one right equals pair or pera. Diba? So, paano yan? So, syempre, halimbawa, ayan, ikaw yan sa taas. Diba? So, first level hanggang 5 level mo. So, pag once nakita sa computer, meron kang left and right, may bonus ka na 500. Diba? So, kada pares niyan, 500. Tapos pangalawa, 6 level mo to 10 level mo, so may bonus ka na another 1,000. Diba? So pag once nakagraduate ka na ng 10 pairs, 11 to infinity, lifetime, 1,515, araw-araw ka na po. Diba? So hindi mo na mapipigilan yung pagkita ng 1,515. Tama? So eto naman, so get 4 partners. Diba? So meron kang left and right. Diba? So pag once na invite mo si friend 1, 'di ba? So magiging 4 na yung partners mo diyan, total earnings mo. First month mo rito ang income mo, so 8,000. 'Di ba? So second, so yan. So second month mo, yung 4 na tao na na-invite mo, so magi-invite din yan. So magiging 8. Yung left mo, 8 din. Yung right mo, 8 din. So yung income mo dyan sa second month, 12,000. Diba? So may trabaho ka, may income ka sa trabaho mo, so may extra income ka pa na 12,000. Diba? So sa third month mo, yung 8 magiging 32 sa left, magiging 32 sa right. So pag once na kinumpute mo yung income sa third month, so may income ka na 48,000. 'Di ba? So sa fourth month mo, ayan, so yung 32 magiging ano na yan, 128 sa left, 128 sa right. So yung potential income mo diyan, 192,000. 'Di ba? So ganun kaganda yung extra income na ino-offer namin sa inyo. Yan, 'di ba? So 5 months, 'di ba? So yung 128 mo sa left magiging 512 sa left, magiging 512 sa right. So yung income mo diyan, 450,000. 'Di ba? Sa 5 months. 'Di ba? 'Yun yung kagandahan sa ano natin, marketing plan natin. You are only allowed 10 pairs a day. So 1,500.
Diba? So pag tinines mo sa 30 days, ayan, yan na yung lalabas, yung 450,000 a month. Diba? Yun yung kagandahan. 8998 lang yung binili mo, pero yung potential income, 450,000 a month. So yan, yun yung safety net natin. So sa number 3, royalty bonus naman, get 3% bonus from net of your direct sponsor. So yan, yan, halimbawa ikaw yan, meron kang left and right. So halimbawa ikaw yung nasa taas, yung left mo, meron ka ng 100 na tao, 'di ba? Sa left mo, sa right mo rin meron kang 100 na tao. So yung maano mo lang diyan, 3%. 'Di ba? So halimbawa, wala ka pong ginagawa, bumibili lang sila ng products. Ah, yung ano, yung sa income pala. 'Yan. So halimbawa, 3% Ayan, so pag once na kumita si direct mo ng 100,000, yan, meron kang 3%. So meron kang 3,000 kada check-in niya. Halimbawa, yung isa naman, 3,000. So meron kang total bonus of 6,000. Diba? So yun yung kagandahan. Diba? Sa unilevel naman natin, sa unilevel bonus natin, 30% up to 50% lifetime discount ka sa lahat ng products. So yan, yan yung mga products natin, health and beauty. Ayan, halimbawa, ikaw yan, this is you, meron kang right sales group and then meron kang left sales group. Diba? Assuming meron kang 50 left, meron kang 50 right, so 100 na yung tao mo. Pag once may bumibili po ng products ng 1,000 kada isang tao, 'di ba? So 100 na tao mo, so meron kang income na 100,000. 'Di ba? Dahil sobrang ganda ng company natin, meron kang 29% na makukuha or meron kang up to 10 level mo, so meron kang 29,000 every month. 'Di ba? So may bumibili lang ng product sa ng mga tao sa iyo, so meron kang income na 29,000. 'Di ba? So 'yun yung kagandahan sa unilevel bonus natin. Ayan. So, ito naman, ang kagandahan din naman sa spillover natin, ang pinakamabilis makasali, mabilis din kikita. So, paano yan? Halimbawa, ngayon, ikaw yan, this is you. So, sa taas mo, yung nang-invite sa'yo, yung sponsor mo, and then yung sa taas, halimbawa ako, yung mentor or team, 'di ba? So pag once na nakapag-invite si sponsor mo, 'di ba? So sa right sales group nila, so meron na siyang mga grupo, 'di ba? So meron na siyang team, 'di ba? And then pag once na invite ni sponsor mo si friend A, so wala kang choice kung hindi ka mailalagay sa iyo. So may spill over 'yan. Mailalagay sa iyo. So ang kagandahan, nag-join ka, naunahan mo yung mga susunod na araw na sasali, so mailalagay sa iyo. Halimbawa, nag-invite din ako si friend B, mailalagay ulit sa iyo. 'Di ba? So si friend C naman, yung invite mo yung bagong sali, mailalagay ulit sa left mo. Pag once na nag-invite ka si friend 1, so 'yan, meron ka na agad pares or meron ka ng income na 1,250 plus 1,500 pairing bonus. Halimbawa, na-invite mo ulit si friend 2, another ulit yan, meron ka 1,250, meron ka ulit 1,500 na bonus. Diba? So pag once na-invite mo si friend 3, meron ka ulit 1,250 and then meron ka ulit another 1,500 na bonus. Diba? So yun yung kagandahan ng spillover. Diba? So ito yung mga product package natin na pagpipilian.
So, meron tayong wellness 5, yan, wellness 6, whitening 4. So, yan yung mga package. So, meron tayong mga bago niyan. So, hindi to ano updated siya. Meron tayong wellness 1, may wellness 3. Yan, meron tayong wellness 5. Yan lang yun pagpipilian nyo. Diba? So, upgraded accounts. Yan. Ito yung maganda kasi unang-una, yung ano natin, business natin. So, pag once na sa 8998, naliliitan ka sa income. So, ito naman ang kagandahan. Itong starter package natin, 8998, maximum potential of income na pwede mong kitain. So, 450,000 a month. Diba? So, yung pangalawa, ayan, ito naman yung standard package. So, ito naman, 35,992. Maximum potential naman po nito, 1.3 million. Diba? So, yun yung ganda ng standard package natin. And then, professional package naman. So, 62,986. So, maximum potential of income mo naman ito, 3 million. Diba? 3.1 million. Diba? Yun yung kagandahan sa professional package natin. And then, ito naman yung business package for. Ito naman yung i-avail mo, 134,970. Diba? So, yung potential maximum income mo naman dito, so 6.7 million. Diba? So, yun yung kagandahan ng upgraded accounts. Tama kasi yung accounts ko dito, ang in-avail ko po ay business package. So, yan yung pinili ko kasi 6.7 million. Diba? So, yan. So, don't be afraid. Just believe. Mark 5, chapter 5:36. Ayan. So, believe lang. Maniwala lang po kayo kay Lord. Diba? So, ibibigay yan ni Lord. Diba? Kung ngayon, bago ka. So, kagaya ko nung na-invite din ako, wala rin po akong pang-avail. Kaso nga lang sabi ko, gawang ko ng paraan kasi wala namang mawala. Kasi dati akong wala. Diba? So, ito naman, meron akong ipapakilala sa inyo. Ayan, so, be a part of our growing team. So, Savior's Power for System. So, yan, we God, all things are possible. Diba? So, si Lord, ibibigay yan. So, walang imposible kay Lord. Diba? So, yan, ito, meron akong ipapakilala sa inyo. Ito naman, so, ginagawa niya to. Full time, 'di ba? So yung grupo niya malaki na, 'di ba? So lumalaban din. 'Di ba? So ito pinaka-founder din ng Quality Vision, 'di ba? So wag na natin papatagalin. 'Di ba? So malupit din na leader 'to. 'Di ba? At saka idol din sa grupo natin. So kumikita rin ng malaki 'to. 'Di ba? So wag natin papatagalin. So pakilala ko na sa inyo, si Sir Nestor Avistado. Magandang gabi po sa lahat. Yan. Papakilala po muna ako para sa hindi po nakakakilala sa akin. Yan. My name, nga po pala eh, si Mr. Avistado from the team of Quality Vision. Okay? Then, ako naman, yung background ko naman, na former factory worker din yun. May maliit na negosyo dito sa bahay. Nag-Savior's Power for System ako kasi. Nakita ko dito yung chance na pwedeng kumita dito ng malaki at din magbago yung takbo ng buhay ng aking pamilya. Okay? Naririnig po ba ako mga coach? Yes po. Okay.
Paki ano naman up mga aking ano diyan. Yung PowerPoint. Wait lang po, loading. Ah, loading. Okay. Yan, mag-shoutout muna ako para dun sa mga kasama natin dito. Yan. Si Ma'am Mary Ann Bilo, yung isang founder din ng Gold. Then, sir, si Ma'am Nerma Valeriano. Then, si, yung founder ng Team Gold. Siyempre, yung pinakapugi, Sir Bello. Yan. At Shot Gold Junji Rolin. Yan. Then, si Ma'am Alma Raquesa Roque. Si Ma'am Piligriso. Then, si Sir Alan Eras. Si Ma'am Dolores Ramos. Si Ma'am Crystal Katanin. Si Ma'am Evelyn Cabarles, si Sir Ariel Pachikoy, then Maribel Sibugan, at si Sir Pugs, then si Ma'am Shirley Uyok. Yan. Yan, habang inintay natin yung PowerPoint. Ah. Yan, yan nga po pala yung name ko. Ah. Ma-invite kasi ako dito sa Xavier's Power Force System. Ang malupit kong mentor. Isa na din ako sa ano, negosyante na din naman ako dito sa ano. Noong nagtatrabaho kasi ako, pagdating kasi sa kitaan, halos lahat ng yan talagang ginagrab ko. Naranasan ko din yan na magbinta-binta ng mga katulad niyang Avon, MSE, Sara Lee, yan, Natasha, Borgo. Kaya lahat ng pagkakakitaan talaga, pinasok ko na talaga kasi ang hirap ng buhay namin sa probinsya eh. Laking hirap kasi ito, buong Mindoro, kung alam niyo Mindoro, yung mga mangyan ba, kung tawagin. Mga may bahag, parang mga igorot. Yan, marami sa amin nung ganun. Pero nang dahil sa hirap ng buhay ng probinsya, yun, pumunta ako dito sa Manila. Yan, hanggang sa nakapasok ako sa isang malaking company. Yan, sa factory, gawa ng mga lata. Yun, grabe, sobrang tagal ko din doon. Halos kalahati na ng buhay ko, ginugol ko na sa pagtatrabaho. 20 years ako nagtrabaho bilang factory worker. Yan, una operator, then naging quality control. Then yun, doon ako tumagal sa pagiging quality control. Then hanggang sa isang araw na nakilala ko yung taong nag-invite sa akin. Coach, pakiano naman yung nag-ano sa akin. Yan. Yan, ito. Grabe, laki ng pasalamat ko sa tao na ito kay Ma'am Rhea Estacio kasi dahil sa kanya ito nandito na ako sa Xavier's Power Pro System. Kaya kung ikaw na na-invite dito sa ganitong klaseng negosyo, ngayon pa lang pasalamatan mo na yung mentor mo kasi siya yung nagbibigay sa iyo ng magandang kinabukasan dito, siya yung mag-guide sa iyo para kunin mo lahat yung mga pangarap mo para sa family mo. Tama? Yan. Kasi ito naman tao na ito, kasi hindi ito kakilala ko talaga. Katulad din nyo dati, na online din ko lang siya nakilala. Yan. Hanggang sa una sana namin pagkikita, hindi na tuloy. Kasi ang tagal niyan dumating. Isang oras na ako naghintay. Pero, ano, hindi ko talaga siya nahintay. Nainip na kasi ako. Kasi galing ako ng agency noon.
Pag-uwi ko, yun, magkita sana kami sa SM North. Kaso, ang tagal niyan dumating, nag-chat siya, naka-uwi na ako ng bahay. Then yun, hindi pa rin ako kami nagkita, hindi pa rin ako nakasali. Hanggang sa dumating yung July kasi yun, eh, nung nag-text kami na magkikita sana. Pero yung pangalawa namin pag-meet, nung makalipas ang ilang buwan, tinignan ko yung mga nag-backread ako sa message ng aking cellphone. Nakita ko yung conversation namin doon, yun. Chinat ko siya, yun. Nag-set up kami ng araw, yun, nagkita kami. Then nadala niya ako sa opisina. Kaso ang problema, wala rin pera. Yan, talagang normal talaga yan na walang pera. Ang pera ko naman noon talagang ano, kulang. May dalang konti pero kulang. 3,000 lang yun. I-explain niya sa akin yung negosyo. Then, yun, naintindihan ko naman. Yun. Nag-positioning lang ako ng account. Kasi importante yung positioning account eh. Kasi para sa mga bago dito, kung may pera ka rin lang dyan, kahit kulang, ibigay mo sa mentor mo. Kasi yun ang pinaka-fundasyon natin para maumpisahan yung negosyo. And, next up. Hanggang sa yun, nakasali. Yung nakalipas ng tatlong araw yun, bumalik ako sa opisina. Inumpleto ko na yung kulang ko na ano, mahigit na 6,000. Hanggang sa yun, naging member na ako. Then ginawa ko siya part-time. 2 years akong naging part-time. Yan. Pero hindi madali magiging part-time. Kaya kung kayo na nahihirapan kayo sa pagiging part-time, siguro mag-decide na kayo. Gawin na niyo yung full-time. Kasi ganun din naman, mag-full-time din naman kayo. Eh. Kaya kailangan i-full-time na natin to para makapag-build na tayo ng malaking grupo. Yan. Dito naman, may konti lang akong kaalaman na i-share po sa inyo. Yan. Bakit kailangan mag-online business? Kasi unang-una, siyempre, lagi ka rin lang nagpi-Facebook. Ang magandang part yun, kasi nag-load ka rin lang sa pag-Facebook mo, yung maganda nun, pagkakitaan mo na yung Facebook mo. Tama? Kasi sayang din naman yung load mo kung hindi ka kumikita sa pag-Facebook mo. Load ka ng load, scroll ka lang ng scroll, load ka ng video. Yan. Magandang ano dito, pagkakitaan mo na. Then pangalawa, kung di nang sapat ang income mo, mag-part-time ka. Kasi totoo naman talaga yun eh. Kung hindi sapat, bakit ka magtitiis? Pwede ka namang magdagdag ng pinagkakakitaan. Tama ba? Diba? Kasi sa panahon ngayon, lamang talaga yung may extra income kasi yung 1,000 natin, napakababa na talaga ng value. Magkano na lang yung mabibili nun. Kaperanggot na lang yun, mabibili mo sa halagang 1,000 pesos. Kaya napakaganda talaga mag-online business ka. Magandang part nito. Gawin mo lang dun sa kung may trabaho ka, gawin mo lang sa free time mo. Singit mo lang 2 to 3 hours. Diba? Para madagdagan yung income mo sa yung trabaho. Tama? Then, number 3, yan, almost 12 hours sa trabaho, panayuti, nadagdagan nga ang kita. Then, pagod. Pagod talaga. Bawas oras sa family mo. O, totoo yan kasi danas ko talaga yan. Palain mo. 12 hours yung duty ko dun. 12 hours. Gigising ako yung anong oras na. Gigising ako, mga alas 5 yan. Kasi malapit lang yung trabaho ko. Pero yung buong buhay ko, halos nandun na lang talaga sa trabaho ko. Ganun talaga yung ano ng pag-empleyado ka. Talagang pasok-uwi. Hanggang sa hindi mo namamalayan, halos kalahati na pala ng buhay mo, nagugugol mo na dun sa trabaho mo. Pero ang malungkot na part dun, hindi ka naman umaasenso. Ang umaasenso lang talaga yung boss mo. Kahit anong sipag mo dyan, ang nakakalungkot na part, kahit super sipag mo, trinabaho mo talaga ng husto, pero ganun pa rin ang sahod, yung nakakalungkot. Pag sahod ninyo, may kasama kang sobrang tamad, etex lang, pero ang sahod niya, kapares lang ang sahod, ikaw sobrang pagod. Yan talaga ang realization pag empleyado ka. Sabi nga ni Mentor Belo, mapapasma ka lang talaga. Wala talaga eh. Tama.
Time and financial freedom. Yan ang maganda dito sa ginagawa nating negosyo, magkakaroon ka talaga ng time and financial freedom. Lalo na pag kumikita ka na dito ng malaki, ang magandang part dito, lalo na sa panahon ngayon na new normal na, makukuha mo talaga yung time freedom mo dito kasi nasa loob ka lang ng bahay. Magandang part, pag open mo ng cellphone mo, ando na yung negosyo mo. I-compare mo sa traditional business sa labas, talagang mahirap. Kasi kailangan mo maaga gumising. Kasi pag tinanghali ka ng gising, wala na. Kunti na lang yung binta mo. Pero magandang part dito, pag open mo ng cellphone mo, yun na. Umaandar na yung negosyo mo. Mabuksan mo lang yung cellphone mo, yun. Kakausap ka lang ng mga taong pagsisiran mo ng negosyo. Then, magandang part doon, nakakatulong ka na, kumikita ka pa. Yan. Time freedom na tinatawag. Wala kaming binuksang tindahan. Kasi nasa cellphone lang, open mo ng tindahan mo. Walang inuupahang pwesto. Ganun kaganda yung negosyo na ito. Hindi mo kailangang mag-rent ng pwesto, bayad pa ng permit, etc. Walang babayarang tao. Yan. Kasi ikaw lang talaga yung magkakapag-open ng account mo. Maganda dito, walang kakupit-kupit. Tama, kasi ikaw lang yung makakapag-open ng account mo. I-compare mo sa traditional business, pag may pinabantay ka at wala kang CCTV dito, ay wala na, yari na. Makupitan na yung 100-200, logic ka na talaga. Hindi nababalik yung puhunan mo kasi nabawasan na. Yan. Facebook lang ang gagamitin mo at internet na lang ang babayaran mo, hawak mo pa ang oras mo. Diba? Napagandang negosyo. Yan ka nagkita ng ganong klaseng negosyo. Nakakatulong pa pa sa ibang tao, pero ang pinakabonus mo yung kumikita ka pa. Diba? Napaka doable talaga yung sistema ng Save Your Power for System kapag ginawa mo siya ng tama. Okay? Next po. Yan. Bakit mo kailangan magnegosyo? Okay. Kung empleyado ka ngayon o ano man yung pinagkakabalahan mo at kulang yung sinasahod mo, talagang kailangan natin magnegosyo. Yan. Number one, hindi tayo mayaman at hindi tayo anak ng mayaman. Okay? Kasi kung anak mayaman ka ngayon, napakaswerte mo kasi mayaman ka. Pero kung hindi ka naman mayaman at naghihirap ka, talagang kailangan mo magnegosyo. Kasi wala naman talagang umaasin so sa pagiging empleyado. Kahit saan ka mag-search ng mga yumaman sa pagiging empleyado, aywan ko lang, swerte mo siguro kung makakita ka ng mayaman na empleyado. Diba? Then, number two, hindi habang buhay kaya mong magtrabaho. Oo, tama yun. Kasi hindi naman tayo pabata eh. Napakaswerte mo kung sa panahon ngayon, bata ka pa, nakita mo na itong klaseng negosyo. Save Your Power for System. Malimbawa na lang, 20 years old ka ngayon at ginawa mo itong negosyo. Saan ang magiging future mo dito? Kasi bata ka pa. Pero kung may edad ka sa araw ba, pakiling na yung ano ng araw, kailangan mo na talaga seryoso itong klase na ito. Kasi hindi naman habang buhay, kaya mo magtrabaho. Darating din yung time, magninegosyo ka pa rin. Pero ang magandang part dito, habang bata ka pa, kailangan mo nang magnegosyo. Kasi yung pagiging empleyado, hindi mo nang pwedeng ipamana doon sa mga... Kasi, di ba? Kahit masabihin na presidente ka ng pinakamagandang company dyan, malaki yung sinasahod mo dyan, hindi mo pwedeng ipamana yun sa mga anak mo. Kailangan talaga aaralin din nila. Okay? Yan, darating din ng time na maghahanap ka ng mga bagay na wala sa iyo tulad ng bahay, kotse at savings. Oh, tama talaga 'yon. Kasi hindi naman talaga ano, karapatan naman natin 'yon eh na magkaroon ng mga ganung mga kagamitan or ano pa mang tawag natin diyan kasi sabi nga si God mayaman. Tayo anak din tayo ni God, hindi dapat meron din tayong mga ganyang bagay.
para sa family natin. Ama. Then, bahay, kotse, savings. Kasi pag trinabaho mo talaga ito, lahat ng yan makukuha mo dito. Basta ang gagawin mo lang, tuloy-tuloy ka lang at makinig ka doon sa mentor na nag-guide sa'yo. Yan, may pangarap ka para sa mga mahal mo sa buhay. Oo. Kung wala kang pangarap, naku, mahirap yan. Selfish ka nun. Kung ikaw wala kang pangarap, pangarapin mo na lang para sa asawa mo, sa mga anak mo, sa magiging ano pa, yung second generation ng mga family mo. Kasi lahat naman na naandito, siguro naman lahat tayo may mga pangarap sa buhay. Pero kailangan lang talagang gawin natin itong negosyo nito para makuha lahat ng mga pangarap natin sa buhay. Tama po ba? Okay? Next, thoughts. Bakit mahalaga magsimula munang mag-business? Yan. Kasi, bakit mahalaga na umpisahan natin yung negosyo? Kasi, yun nga, sabi ko sa inyo kanina, hindi tayo pabata. Kaya kailangan mong ngayon muna umpisahan. Kasi advantage mo kasi yan kapag ngayon mo umpisahin. Kasi unang-una, kung ngayon mo umpisahan, ngayon ka matututo, hindi, kailangan aaralin mo siya, and matututo ka, kikita. Kasi step by step talaga yan na gagawin siya natin ngayon. Hmm. Kasi kung later mo aaralin, later ka matututo, later ka kikita. Kaya mas maganda kung meron man ditong first timer, mag-decide ka na. Gawin mo na ng mas maaga yung negosyo. Kasi kung nag-pray ka kay God, nabigyan ka ng magandang opportunity at nakita mo itong opportunity na ganito, napaka-bless mo kasi andito ka na, huwag mo na itong pakawalan kasi ang daming mga opportunity na dumadaan sa wall mo, sa Facebook mo, siguro hindi mo lang sila pinapansin. Pero kung na-invite ka na dito sa ganitong klaseng negosyo, siguro mas maganda, i-grab mo na siya. Kung mag-alala, kasi buong grupo naman ang susuporta sa'yo. Kasi hindi mo naman itong gagawin mag-isa. Kasama mo kami lahat dito. Lalo-lalo na yung taong nag-invite sa'yo dito. Yan. Maganda dito yung advantage kasi. Halimbawa, bata ka pa dito na-invite. Then, halimbawa, na lang, 25 years old ka. Then, nag-field ka. Pagpalagay, 25 years old din hanggang 5 years nag-field ka o 30 years old ka pa lang. Yan. Then, mas maganda dito, pag bata ka pa, mauulit mo pa siya. Pero kung nasa edad ka na, nag-retired ka na bago mo umpisahan itong negosyo, ay mahihirapan talaga kasi hindi lahat na 60. Talagang malakas yung katawan. Marami dyan. Dami nang nararamdaman. Halimbawa na lang, 60 years old ka na. Then, lumipas yung 5 years, naging 65 ka na, nag-failed ka. Ang hirap na. Ang hirap ng bumango nun kasi pag 65 years old ka na, sobrang dami mo nang nararamdaman. Baka yung iba na mga pagkain, hindi na mo na kayang kainin. Pero kung magiging successful ka ngayon, sa age mo ng 30, napakahaba pa ng may enjoy mo pa yung buhay mo. Diba? Kasi kung mag-uumpisa ka ng bata, napakaswerte mo. Kasi hey, bata mo pa nakita ito yung ganito, kagandang klaseng negosyo. Pero kung masa edad ka na ng 60, 65, oo, hindi pa naman late yon. Kaya mo pa naman, pero hindi mo na nga lang may enjoy. Kasi kung halimbawa, nag-succeed ka, halimbawa na lang, babae ka, nag-success ka dito sa ganitong klaseng negosyo, nasa age ka na 65, try mo kayang mag-batting suit doon sa paliligo mo sa dagat. Ano kayang hitsura mo na nun? Diba? O, ay kung lalaki ka naman, 65 years old ka na, okay lang yun. Pero wala na, ano na yun?
mahirap na din kasi ang dami mo nang nararamdaman. Di ba? Kaya napakaganda ang advantage mo kung madali mo siyang may start hambang bata ka pa. Gawin mo na ng paraan kung problema mo pera, maganda makapag-start ka ng ngayon na. Kasi napakaswerte mo. Kasi habang bata ka pa, nakita mo na yung ganitong klaseng opportunity na pwedeng makapagbabago ng takbo ng buhay ng family mo. Mali mo, ikaw yung nag-iisa na lang na pag-asa ng family mo na makapag-ahon sa kahirapan ng family mo. Diba? Okay, next up. Yan, business. You need to invite people. Kasi lahat naman talaga ng negosyo, kailangan mo mag-invite. Wala naman talagang negosyo na ikaw lang talaga mag-isa. Mapuwera na lang kung balot. Pero kung magbabalot ka din naman, mag-i-invite ka pa rin ng tao. Sigaw ka nga ng sigaw eh. Halos mamaos na nga yung lalamunan mo. Kasi sigaw ng balot. Balot, di ba? Pero ang maganda dito sa negosyo nito, ano lang, sharing business lang naman. Ang magandang part dito, nakakatulong ka na sa kapwa mo. Kumikita ka pa, di ba? Ang ganda yung negosyo natin. You have to refer people, yun. Yun lang ang tatrabaho bilang bago. Alam mo, bago ka ngayon. Yun. Sundin mo lang yung tinuturo ng mentor mo. Pinag-re-refer ka ng mga tao. Yun lang ang trabaho mo. 10% effort buha sa'yo ng mentor mo. Mag-refer ka lang ng mag-refer. Pero habang nag-re-refer ka at kinakaos ng mentor mo, yung mga tao nire-refer mo, dapat unti na siyang inaaral. Kasi darating niyo yung time, magiging mentor ka din. Kasi napaka-advantage mo kung habang bago ka pa lang, naaaral mo na yung negosyo. Yung mga kinakausap ng mentor mo, aralin mo kung ano yung binabagsak niya, kung paano siya kumausap ng tao. Kailangan yun ang aralin mo. Kasi hindi naman sa lahat ng bagay nandyan si mentor. Kaya kailangan habang maaga, aralin mo ito. Para darating yung time, kayang-kaya mo nang makapagkasali kahit wala yung mentor mo. Kasi busy din kasi yan, marami din inaasikaso. Okay? Yan, dapat alam natin yung ano, tinatawag na big money versus small money. Kasi sa empleyado, okay, kumikita ka, ito pala rin na 15,000 yung kinikita mo dyan sa loob ng isang buwan. Okay, eh, pero magandang pa dito sa negosyo natin, pwede mo kitain yung 15,000 yung sa loob lamang ng isang araw. Alin ang gusto mo sa empleyado o sa negosyo? Diba? Kaya kung mag-inibuso ka lang, dito na sa save your power system. Yan. Invest your time, effort, and money. Yan. Siyempre, kailangan mo talaga mag-invest ng oras dito. Kasi, bagay, ginugugulan mo rin naman ang oras. Eh. Sa empleyado nga, sobrang sipag mo dyan. Halos wala ka nang time sa family mo, diba? Pero ang ibinabalik sa'yo, napakaliit lang din ang halaga. Pero yung effort mo, grabe. Kahit sa labag sa kalooban nating mga empleyado, yung pinapagawa ng boss natin, wala tayong choice. Susundin natin. Pero magandang part dito sa negosyong ginagawa natin, wala kang boss. Kahit anong oras mo ito gawin, okay lang. Kasi sariling negosyo mo ito. Negosyo mo ito. Kaya yung oras mo, yun ang ano mo dito. Kailangan, unang-una bilang bago, kailangan talaga bigyan mo ito ng oras. Oras. And then, effort, syempre. Yung pinapagawa ng mentor mo, sundin mo lang. Dahil wala namang papagawa sa'yong mali yung mentor mo. Lahat yun para sa kapakanan mo at ang family mo. Kasi, kung pababayaan ka ng mentor mo, wala din. Kasi negosyo to eh. Ito kasi tulungan kasi. Ang goal kasi ng isang mentor dito, tulungan yung mga taong napapasali. Ganun kasi yung negosyo na to. Tulong talaga. Tulungan kumita yung mga bagong business partner namin. Turuan kung paano ginagawa yung negosyo. Doon pa lang, sa pagsali mo pa lang, doon pa lang mag-goal yung trabaho namin mga mentor para sa inyo. Yan. Tulungan kayong kumita, din aralin yung negosyo. Din bonus na lang yung pera nakikitain mo dito. Tama? Okay, pili ka. Yan.
Kasi ang buhay daw talagang ano, life is choices ba? Pipili ka lang ng buhay na gusto mo. Yan. Nang una, ikaw yung tinutulungan or ikaw yung tumutulong. Siyempre, lahat naman tayo siguro ang pipiliin yung tumutulong. Pero kung ang nangyayari sa atin, na yung buhay natin talagang hirap na hirap tayo, mahirap tayong tumulong kung yung sarili natin hindi natin kayang tulungan. Diba? Kaya napakaganda yung nakakatulong tayo sa maraming tao, sa kapwa natin, sa mga mahal natin sa buhay. Napakagandang part ng kapag trinabaho mo talaga ito, makakatulong talaga sa marami. Ikaw yung nagbibigay o ikaw yung binibigyan. Diba? Napakasarap nung kahit maliit na bagay lang nakakapagbigay tayo dun sa mga tao sa labas, yung mga kamag-anak natin. No? Nagiging blessings tayo sa kanila. Napakasarap ng pakaramdam ng bagay na gano'n na kahit sa munting halaga nating ibinibigay sa kanila, napakalaking impact na sa kanila yung nabigyan natin sila ng kahit konti lang para makaraos sa buhay yung mga taong hirap na hirap sa, talaga sa buhay. Kapag seryoso talaga natin itong negosyo na ito, darating yung time, ganun talaga yung mangyayari sa atin. Tutulong tayo kasi yun ang goal lahat ng bawat isa sa atin. Tama? Yan. My advice. Yan. Para sa mga bago dito, yung hindi pa kasali, bilisan ang pagsali. Yan ang pinaka-advice ko. Tanggalin ang duda. Kasi kung puro kaduda, wala. Wala mangyayari sa buhay. Talagang kaduda-duda din yung puro duda yung nasa iniisip mo. Ang kailangan kasi dito sa negosyo na ito, malakas yung loob. Kasi wala namang umaasenso na mahina ang loob kasi dito. Ititest ka talaga dito kung gano'ng kakatibay. Sabi nga ni Mentor Willard Amarili, yung network marketing daw talagang is a test of mind. Talagang susubukan ka talaga dito kung gano'ng kakatibay, kung gano'ng katatag yung loob mo. Kasi ang mga nasa paligid natin, sobrang daming negative talaga. Ida-down ka talaga. Pero habang nandito pa na rin lang, at kasalay ka na dito sa Savior's Power of Force System, kailangan talaga trabahuhin mo na. Kung bakit ka sumali dito, alam ko naman lahat tayo may purpose. Ano ba? Ano ba yung purpose mo sa mundong ito? Kung bakit ka sinilang dito sa mundong ibabaw na ito? Lahat tayo may purpose para sa ating family. Ano ka ba para sa kanila? Kontrabida ka ba? Or ikaw yung bida? Kung ikaw yung bida, siguro naman panahon na para gawin natin yung part natin para sa family natin. Di ba? Kasi ang daming pwede natin gawin para maging bida tayo sa family natin. Yun, trabahuin natin yung Savior's Power of Force System din pag kumita tayo ng malaki at marami na tayong natutulungan sa family natin. Naiahawanan natin sila sa kahirapan ng buhay. Siguro naman, bidang-bida ka na lang para kang si Cardo. Di ba? Tama? Yan, God's purpose. Kung ikaw may goal ka sa buhay, siguro, mas napakaganda ang purpose ni God para sa atin. Kung nahihirapan ka man ngayon, normal lang yan. Kasi lahat naman tayo nagdadaan sa ganyan. Kahit yung mga mentor natin, yung malalakas ng kumita, lahat yan pinagdaanan pa. Baka nga, mas malupit pa yung hirap na pinagdaanan nila eh. Kasi kung inabutan ninyo yung old normal, talagang sobrang hirap talaga. Grabe. Wala ka na halos pahinga sa family mo. Wala ka ng time talaga sa family mo kasi maaga ka pa maalis. Kakausap ka ng tao sa labas. Alayin mo, kakausapin mo yung mga estranghero. Mag-a-approach ka sa labas. Then, ang malupit sa isang lalaki, ang hirap talaga para sa isang lalaki kasi pag kulang ka sa budget, alayin mo, makikipag-meet nga. Alam nga, naman, hindi mo pamirindahin yung anuhin mo, yung invite mo, lalo na pagbabae yung invite mo, ang malupit pa nun, pag nadala mo sa office, ando na, negative pa. Nako, doble-doble yung sampal sa'yo eh. Negative na, nagastosan ka pa. Pero normal lang yun, tinatawan lang kasi namin yan. Kasi ganun talaga yung ganitong negosyo. Rejection business kung tawagin. Pero
yun nga, sabi ko, may purpose si God para sa atin. Kaya napakaswerte nyo na hindi na kayo umabot sa old normal at online new normal na tayo. Napakaswerte nyo kasi lahat ng hirap na pinagdaanan namin, hindi nyo na naranasan yung madaling araw na uuwi. Diba? Magpapasa ng ulan, maubusan ng pamasahe, magwa 1-2-3 na lang sa jeep, sa bus. Diba? Sobrang hirap ng naranasan namin. Alam na alam yan eh, Sir Belo, kasi talagang ano na yan, talagang antik na kung tawagin, solid gold na talaga yan. Kaya napakaswerte nyo kasi andito kayo sa new normal. Okay? Next po. Yan. Lahat kaya mong abutin kung magtitiwala ka sa sarili mong kakayanan. Tama naman yan talaga. Siyempre, unang-una kailangan, unang-una yung tiwala natin kay God muna. Kailangan maging sentro si God ng ating buhay. Kasi kung may tiwala ka nga sa sarili mo, pero kay God wala, walang mangyayari. Kailangan talaga unang-una kay God muna natin yung sarili natin. Unang-una sa Kanya yung tiwala. Isentro muna natin sa Kanya yung tiwala natin. Humingi tayo ng guide sa Kanya para gawin ang tama yung negosyo natin at maging blessings tayo sa maraming tao. Kasi once na andyan yung tiwala mo sa Kanya, siyempre, yung tiwala natin sa sarili, lalong malakas yan kasi kasama natin si God. Kasi kung hindi ka magtitiwala sa sarili mo, paano pa magtitiwala yung ibang tao sa atin kung ikaw mismo sa sarili mo wala kang tiwala? Kaya kailangan din talaga yung tiwala mo sa sarili. Huwag kang matakot isira yung negosyo kasi napakaganda yung business natin. Yan. Kailangan talaga gulang, kaya mo yan, hindi yan ipapakita ni God sa'yo yung gandong klaseng negosyo na napagandang negosyo kung hindi mo yan kaya. Kaya mo yan, laban lang, ika nga sabi ni Mentor Ramon Belo. Kaya mo yan. Hey, thank you. Yan. Sana po, lahat ng nandito, may na-share po ako. Sana po, kahit papaano, mayroon akong na-impart sa mindset nyo. Then, ang advice ko lang para kung sa mga nandito at sa mga first timer dito, yan. Umpisahan nyo na itong klaseng negosyo. Makipag, ano na kayo doon sa nagdala sa inyo dito, nag-invite sa inyo. Then, yun, para pagtulungan na natin yung negosyo para sa year 2022, magiging maganda na yung ating Pasko. Okay po ba? Yan. Salamat po. Okay? Ngayon,